Good morning, everyone. Ohayou gozaimasu. My name is Christian Fernandez and one of the pioneer of the Kagayakashii Mirai. So, my motivation sa pagpunta ko dito sa Japan is, first is my family. Gusto ko sila iahon sa kahirapan because yung buhay namin is compared sa iba is hindi talaga ganun ka-okay. So, I decided to go here in Japan to, you know, hanapin yung, or i-achieve yung aking pangarap. Second is, this country is isa din sa mga pangarap pupuntahan in Asia. Kumbaga, gusto ko siya i-take risk. So, here, nandito ako sa Japan, putting my dreams into reality, and achieving my goals. When I first decided to go here in Japan, yung pinakauna talaga na visa consultancy na dumaan sa aking FB is the Kagayakashii Mirai. So, I tried to apply. Then, okay yung approach. Then, okay yung how they process the student. Paano nila tutulungan yung student. So, yung pinaka-grateful na ginawa ng Kagayakashii Mirai sa akin is they put my dreams into reality na kung saan yung kumbaga imposible na ginawa nilang posible yung pangarap ko na makarating lang dito sa Japan. So to Ma'am Joy, si Ma'am Joy talaga yung kumbaga binigyan ako ng tiwala na binigyan ako ng tiwala, in-encourage ako na just go with your dreams. Laban Japan, kumbaga sabi niya. Then, hindi lang sila tumulong sa akin para makapunta dito sa Japan. But also, pagdating dito sa Japan is di ka nahirapan makahanap ng work at makahanap ng shelter na kung saan is hindi talaga kami nahirapan. That's why I'm very grateful with Kagayakashii. My very advice to those who has a wild dream to go here in Japan is first, you have to prepare physical, mental, emotional, and spiritual. Physical, it's because hindi madali ang Japan. It's not, kumbaga nagiging ano siya, reality versus expectation. Marami kang pagdadaanan sa Japan na kung saan is ititest yung physical capacity mo, ititest yung inner self mo na kung saan makakasurvive ka ba. The next is mental, this because Japan is napakatahimik. So if you are yung mahilig sa masayang lugar, then maybe may mga parts sa Japan na ganun, but mostly sa Japan is very talaga tahimik. So you have to prepare mentally because hindi madali yung may pagdadaanan ka talaga na depression side na kung saan is it's up to you to fight. The next is emotional is malalayo ka sa family mo. Prepared ka ba to na malayo ng mahaba sa yung family? Makakaya mo ba to live na wala yung family mo? And part na magiging ito yung independent ka sa sarili mo. The next is spiritual na kung saan is kailangan mo talagang ilagay si God as a center of everything to survive and to really achieve what your dreams are. The next is, lastly pala is financial. My advice sa mga student is kailangan talaga is you are financially capable. Because student visa is hindi siya madali. Hindi ko kayo dinidiscourage na mahirap ang Japan. But if you strive more, if you are capable sa lahat, if you are ready, then Japan is for you. Alam naman natin yung Kagayakashii Mirai is the ticket to Japan. But hindi ka pwedeng umasa doon na sila talaga yung
sila talaga yung magiging susis to achieve your dreams here in Japan. Kasi nasa sa'yo yung action. Nasa sa'yo yung way kung paano mo ma-achieve yung dreams. Kagayakashii Mirai is just there to help to achieve your dreams. Pero hindi lahat. Kasi ikaw yung gagalaw. Ikaw yung kumbaga hahanap ng hahanap doon sa pangarap mo. Ikaw yung magtatrabaho. Ikaw yung magsasacrifice. Kasi at the end of the day, your dreams is in your hand. And your dreams, you can achieve your dreams with your actions. Thank you, Kagayakashii Mirai. Domo arigato gozaimashita.